ZFM. Mga tangay, ang oras, alas 12:35 ng tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Biyernes, March 31, 2023. At narito na ang mga pangunahing balita ngayong tanghali. Ghost season ng isdang suno, labo at lapong baboy, pansamantalang ipinagpaliban ng PCSD. Fish port sa barangay Mangingisda, gagawing area of operation ng Philippine Coast Guard. Magsasaka sa Brooks Point, tumanggap ng cash assistance mula sa Department of Agriculture. Sangguni ang panglungsod, hiniling sa LTFRB na iprioridad ang mga drivers at operators ng tricycle sa gagawing taxi franchise. Sa ating police report, wanted sa kasong theft, huli sa Brooks Point, Palawan. Balitang kuyunon, LTO, may bagong giya para sa mga driving schools sa entirong nasyon. Sa balitang showbiz, Vanessa Hudgens, ginamang global ambassador ng turismo sa Pilipinas. Edited pictures na mga lugar sa Palawan na futuristic, bida online. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas ang ilang sandali. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Pars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin. Pars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso.
Balita Uno with DYPR. Apat na pong minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita. Simula kahapon ay pinayagan ang manghuli ng reef fish for food o ang isdang suno, loba at lapong baboy ang mga mangiisdang palawenyo dahil suspendido muna ang closed fishing season sa mga nasabing isda. Ang naging desisyon ay nangyari sa isinagawang ika-300 Palawan Council for Sustainable Development Regular Meeting. Ito ay matapos iparating ni na PCSD Chairman at Governor Dennis Socrates at Liga ng mga Barangay Federation President Ferdinand Sabalia ang hinaing ng mga mangingisda na naapektuhan ng hanap buhay kung ipagpapatuloy ang closed fishing season hanggang May 31. Ito lang daw kasi ang tanging pinagkakakitaan at kabuhayan ng mga mangingisda na pantustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Matatandaan na nagtungo ang mga mangingisda sa pamalang panlalawigan upang iparating ang kanilang mga hinaing at apila na suspindihin muna ang implementasyon ng closed fishing season. Bangamat kabaligtaran ang naging suhistyon ng Environment and Natural Resources Committee at Legal and Intergovernment Affairs Committee ng PCSD dahil kailangan na umano itong maisakatuparan ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 taon upang makakuha ng datos at resulta sa implementasyon ng closed season matapos na ilang beses na magkaroon ng suspensyon sa pagsasakapatuparan nito dahil sa pandemya ay napagkasunduan pa rin at sinang-ayuna ng bumubuo ng konseho ang naging mosyon ng gobernador na pansamantalang suspindahin ang pagsasakatuparan ng closed season upang mabigyan or mapagbigyan ang kahilingan ng mga mangingisda. Sa ilalim ng Administrative Order No. 5 ng PCSD, ipinagbabawal ang pag-transport o panghuhuli ng mga nabanggit na live fish sa loob ng closed season na nagsimula nga noong March 1 hanggang May 31 kada taon. Pinaalalahan na naman ang mga mangingisdang palawenyo na ang natural closed season kada buwan ay magpapatuloy partikular sa 2 araw bago mag-new moon, 1 araw habang new moon at 2 araw pagkatapos ng new moon. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita naman, fish port ng Barangay Mangisda gagawing area of operation ng Philippine Coast Guard. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Agad na pinayagan ng barangay official sa Barangay Mandaragat o Mangisda ang request ng Philippine Coast Guard sa pamanang kanusod na magamit na area of operation ang kanilang fish port o daungan para sa mas mabilis na pagresponde ng Coast Guard sa anumang emergency at pagpigil sa mga iligilista sa karagatan. Ang pag-unique ay ginawa sa Committee on Legal Matters ni Konsehal Michelle Awata, Rosal Certified Urgent ang panukala mula sa tanggapan ng City Administrator Attorney Arnel Pedrosa. Agad po ng Barangay Absalon Umpa, bilang pagtutol at welcome ang presensya ng Coast Guard sa kanilang peace port para may babantay sa kanilang lugar at sa anumang legal o legal na pamamaraan na gagamitin ang kanilang lugar upang sila'y makapagbigay din ng suporta sa Philippine Coast Guard. Matapos ang committee meeting ay ipipresenta ni Konsehal Awata sa plenary sa Lunes sa kanilang sesyon ang napagkasunduan para sa final na approval nito. Romy Luzares para sa DYPR, una sa puso ng mga palawin niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Romy Luzares sa ibang balita pa. 465 magsasaka sa bayan ng Brooks Point ang tumanggap ng cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso mula sa Department of Agriculture. Mahigit 2.3 million pesos ang tulong pinansyal para sa 465 magsasaka sa Brooks Point sa ilalim ng 2022 Rice Competitiveness Enhancement Fund at Rice Farmer Financial Assistance Fund. Maliban sa magsasaka sa bayan ng Brooks Point, pinagkalooban din ng 5,000 piso ang 880 na magsasaka ng palay sa mga bayan ng Sofronio Española, Batarasa at Balabac. Ipinatupad ang programang Rice Competitiveness Enhancement Fund at Rice Farmer Financial Assistance sa lahat
ng probinsya na sakop ng Mimaropa sa pamumuno ito ng Office of the Municipal Agriculturist at Department of Agriculture Mimaropa Region kasama ang Development Bank of the Philippines at Universal Storefront Services Corporation. Layunin ng programa na makapagbigay ng direkta, ligtas at walang kondisyong cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa mga rice farmer na nagsasaka ng 2 hektarya pababa. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, pinangunahan ni Governor Dennis Socrates at Vice Governor Leoncio Ola ang isinagawang ceremonial turnover ng Special Education Funded Printers para sa DepEd Palawan na ginanap noong Miyerkules sa Kapitolyo. Ayon kay Governor Dennis Socrates, ang mahigit 1,000 printers ay binili ng pamalang panlalawigan sa pamamagitan ng Special Education Fund na mapapakinabangan ng mga mag-aaral at guro. Taos-puso naman ang pasasalamat ni DepEd Palawan Schools Division Superintendent Roger Capa sa 1,611 units ng SmartTank 615 wireless all-in-one printers at sa patuloy na suporta ng pamalang lalawigan sa DepEd Palawan. Malaking tulong daw ito sa mga guro at mag-aaral upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Palawan. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, sangguniang panglunsod hiniling sa LTFRB na iprioridad ang mga tricycle drivers at operators sa pagbibigay ng taxi franchise. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Aklang resolusyon ang isinulong ng Committee on Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pamagitan ni Consensary Awat na muling magbukas ng franchise sa Lungsoda para sa karagdagang unit dahil na rin sa ipapatupad na Transport Modernization Plan. Ang ikalawang resolusyon na mula sa individual fifth unit ng taxi sa Portensesa ay gawin na lamang itong 25 units para malimitahan ang pagkakaroon ng sulong pagpapatakbo ng mga taxi at bumuo ng iba ang gustong maging taxi operators na siyang requirement na ngayon sa lahat ng mga transport sector na bahagi pa rin ng transport modernization plan ng gobyerno. Ikatlong resolusyon ang mabigyan ng prioridad ang mga tricycle driver at operator na mabigyan ng taxi franchise para sa individual at sa pamamagitan ng pagbuo ng kooperatiba ng mga tricycle driver at operators dahil sila ay pangunahing apektado sa transport modernization plan dito sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa pagbabawal sa kanila sa National Highway. Ang kahilingan na ito sa pamamagitan ng resolusyon ni Consul Awat ay magbibigay umano ang pagkakataon na sa mga tricycle driver at operator na gustong iwanan na ang pamamasada ng tricycle o kaya naman na ay bukod sa pagkakaroon ng tricycle sa mga kanto ay may taxi sila na magamit sa pamamasada ng tricycle. Agad namang ipapasa sa LTFRB ang tatlong resolusyon kapag napirmahan naman na ni Mayor Lucero Bayon. Romy Luzares para sa DYPR, una sa puso ng mga paralel na. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Ang ibang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo.
Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ani, alam mo bang bukas na ang MCO portal sa ating official website? Punta lamang sa www.paleco.net, i-click ang Paleco Online at piliin ang MCO portal. Mag-login gamit ang iyong account number at meter serial number na parehong makikita sa iyong statement of account o sa The Paleco mobile app. Makikita sa portal ang iyong membership profile, consumer account at dito rin maaaring mag-register sa e-billing system ng kooperatiba. Para sa karagdagang impormasyon, punta na sa www.facebook.com/palawanelektriko o sa www.paleco.net. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Balita Uno with DYPR. Balita Kuyunon. Sa atong Balita Kuyunon LTO, may bagong giya para sa mga driving school sa intirong nasyon. Ang Balita Kuyunon, yatad ganito ni Ms. Annette Pijapco Trampe. Balita Kuyunon. Ang Land Transportation Office o LTO ang palway bagong giya kakaministira ni Daktunon ang tanan nga driving schools sa Entirong Pilipinas. Ang bayad sa mga driving schools para sa motorcycle course nga ni License Code A1 ministerin niya sobra sa 3,500 pesos. Kay bandigi ang theoretical driving course o TDC na 1,000 pesos, i-practical driving course o PDC na 2,500 pesos. Para sa mga light vehicles nga may license code B, B1, B2, 5,000 to 6,000 pesos sa TDC, 4,000 pesos para sa PDC. Kung hindi maglaso ng multa ay 50,000 pesos i-suspendido sa sila di Adam Cab sa nangunang pagkasala. Sa pangarwang pagkasala, mamaymuron nga 100,000 pesos ang multa i-suspendido sa sila sa kadagon. Sa pangatlo o pangapat na pagkasala, babawiin din ng lisensya ang driving school. Makun si LTO Chief Jose Arturo Tugade, siya ang sabati ang ahensya sa mga reklamo ay ang publiko at tutingit sa masyadong mahal nga bayad sa mga driving school. Impapunayag na ra ang karigasan ng 15 kauras ng TDC sa ranggang nasabat at sa Siledi Darwa Kadlaw basta sa Siledi sa Kabulan. Ito kora sa so, Nangadlaw, Ibuwalo kora sa Pangarwang Adlaw. Ang magabuli PDC tagka 8 kora sa nakaministiran kada driver's license code. Kung sa mga motorsiklo, sarangan na matapos ang PDC sa Siledi sa Nangadlaw, basta makapakita i-bastanting kinalaman ng aplikante kasi sa assessment nga bubuat rin isarang practical driving instructor. Agpaluara kasubuan ng LTO sa mga driving schools nga gamitin ang Land Transportation Management System kung magpasilid sandangan ni mga impormasyon ni andang mga aplikante para sa mga isyu nga minister magpakita sa LTO ang taglawas. Ang driving school minister magpakita i-attendance sheet nga susunatan ni Kapwa sa rami-sara nga TDC pati isarang validasyon nga akasulasa. Kung ani ig makapasar ang aplikante tatawani certificate of course completion. Nanet pedia po trampe para sa DYPR baritang Kuyunon ang saponan sa tagipusog si ang mga palawenyo. Balitang Kuyunon. Matamang salamat Miss Nanet at para sa ating police report wanted sa kasong theft huli sa Brooks Point, Palawan. Ang detalye mula kay Romy Luzares. Police report.
Harap sa kasong qualified test ang wanted suspect na si Norhana Masangkay alias Ana Masangkay, 49 years, magsaka na residente ng City Lada, Barangay Pangublian, Books, Tawan. Arrest ang suspect ng Books Plain Police at iba pang police operative sa visa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Ramon Tito Mendoza, presiding judge ng Regional Trial Court of Branch 165 Books Plain Palawan, at pinaglalagak ang suspect ng 30,000 pesos para sa pansamantala nitong palayaan. Romel Luzares para sa DAPR. Ang Una sa Puso. Police Report. Police Reports. Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita pa, dalawang araw na nagsagawa ang Palawan Council for Sustainable Development Staff Ikan Monitoring and Evaluation Division ng Water Quality Monitoring and Assessment Training sa Barangay Punta Baja sa Bayan ng Rizal, Palawan. Dinaluhan ito ng mga representante ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, volunteer ng barangay sanitary inspectors, membro ng barangay councils ng Rizal, Municipal Economic and Enterprise Development Office, barangay volunteer sanitary inspector, Municipal Engineering Office at Municipal Planning and Development Office. Itinuro sa mga dumalo ang water sampling protocols at parameters, water quality guidelines, on-site water sample collection at basic water quality monitoring and assessment, tulad ng methodology, familiarization at equipment identification. Ang dalawang araw na training ay makakatulong sa LGU Rizal na ma-improve ang pamamahala ng kanilang water resources na pwedeng magamit para maging basehan sa pagbuo ng mga polisiya at regulasyon bilang pagtalima sa nakasaad sa Republic Act No. 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Balita Uno with DYPR. Abangan ang balitang showbiz at good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat.
Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. Sa ating Showbiz Balita, Hollywood star Vanessa Hudgens ginawa ang ambassador ng turismo sa Pilipinas. Ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contribute. Showbiz Balita. Matapos ang kanyang bonggang bakasyon at pamamasyal sa El Nido, nakasabay ng kanyang docu-shoot ay biyahing Malacanang ang High School Musical star na si Vanessa Hudgens kanina umaga para tanggapin ang pag-appoint sa kanya bilang Global Tourism Ambassador. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay ng parangal kay Vanessa na naka-Pilipinian attire pa. Sa mga susunod na araw ay malalaman na natin ang kanyang experience sa El Nido na may dahil may press con ito na ini-schedule kung saan ikikwento niya ang kanyang pagbisita dito sa Palawan. Joel Contribute na para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita, balitang good vibes. At para sa ating balitang good vibes ngayong tanghali, futuristic naman ang bida sa mga post ni Hiraya Ventures. This time ay imagination ang kanyang ginawang pag-edit na what if nasa future na tayo at high-tech na ang lahat ng ating gusali. Mula Capitol, Irawan Terminal, City Coliseum at ang Mendoza Park ay pinagmukha niyang sa hinaharap ang itsura. Mula sa pagkakaroon ng mga makabagong palapag at facilities ang makikita dito. Pumatok naman ngayon sa mga netizens. Matatanda ang nag-viral na dati si Hiraya Ventures nang gawin nitong abandoned places ang mga atraksyon ng lungsod. Isang pharmacist na taga-barangay Siksikan si Hiraya na nakaisip lang mag-edit ng mga pictures online bilang katuwaan. Balitang Good Vibes. Balitang aming nakalap ngayong Biyernes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa Lunes. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Ayan ang Balita Uno with DYPR. Walang iba kundi sa 95.1 FM. Muli, ako po si Nico Mendoza Tan. Balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan kawan. Sa Balita Uno, Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.